Good afternoon guys, welcome back to my channel. This is Mark and this is Ben's Moto Vlog. Meron tayong isang motor na i-feature ngayon, which is yung Honda Click 125i 2019. And yung color niya is blue. Titingnan natin yung mga specifications niya tsaka paano din yung handling niya pagka din-drive. Yung Honda Click 125 2019. So 125cc siya, fuel injected, liquid cooled. So yung mga sasabihin ko, which is mga basics lang naman, digital panel, LED lights sa harap at sa likod. So guys, para dito sa Honda Click 125i, naka digital na rin yung kanyang instrumental panel. So ito, yun natin siya. Ayun, diba? So, ang makikita nyo dito sa very simple lang yung ano niya, yung instrumental panel. Meron siyang dalawang button, fuel gauge. Yan, naka ano siya, ilang bars to? 1, 2, 3, 4, 5. So, up to 6 bars, 5 bars. Speedometer. Yung nasa baba niya, RPM. And then, ito yung total kilometer na tinakbo ng motor natin. And this is the clock. So, may mga options pa yan by pressing this button. Trip A, Trip B, Trip A average. So ito yung average fuel consumption ng motor per liter. Yan, kilometer per liter. And press again, voltmeter. So since itong model na to kasi wala na siyang kickstart, so malaking tulong itong voltmeter para ma-monitor natin yung battery if ever na kailangan na magpalit. Ayan. Tapos dito sa susian niya, pag ilagay mo siya dito sa may itong seat. Yan, yung seat na yan. Yan. Pag pinaris mo itong seat, yan. So, open mo na yung seat niya. So, yun. Meron siyang space para din sa, actually, alam ko, full face helmet kasha dito. So, very spacious siya. Malaki. Malaki yung space niya. Ito yung fuel tank niya dito sa likod. So very spacious na rin. Okay din naman, malaki din naman yung space niya. Marami ka rin malalagay. Kapote, gloves or extra sapatos pag mula recover motor mo. O kaya mga red horse, sunning light, tapos lagyan mo yellow. Pwede dyan. Para sa mga lasingko. So yun, tapos ito pala yung saunahan. Meron din siyang mga ano rito, ito yung one of the ano, parang medyo okay lang din sa akin since galing din ako dati sa SkyDrive. Meron siya lalagyanan dito para sa mga, ito yung mga coins siguro, pwede rito pinawilagay dito, basahan. Tapos itong part ito sa kaliwa, ito yan, medyo ano, kamay ko, diba? Medyo yan, medyo mababaw siya ng konti, pero pwede na. Pwede mo paglagyan ng mga bottled water or extra things. Basta kahit ito, pwede mo naman ilagay dito. Tapos ito, may built-in na rin siya sa bitan. So, pag mamalengke ka, yun, mga groceries mo, pwede mo nang ilagay dito. One of the advantages lang, sa akin ha, para sa akin lang, ng nitong motor na to is yung combi brake system. So, ano ba yung combi brake system? Combi brake system,
once na nag-brake ka sa likod, yon, nararamdaman nyo yun guys, pagka pinarest nyo to, mararamdaman nyo na it's like nag-brake yung sa front. So, it means yung dalawang brake, gumagana siya once ang ginamit mo yung likod. So, for me, that is one of the safety features na, or magandang feature nito kasi once na pumreno ka, nagsasabay yung una at likod. So, walang way na mag-skid ka. Kasi nga, sabay sila. So, mabilis titigil yung motor, mas mabilis ka makapagpreno. And then, balance. Balance yung pag-brake. Ito, yun, liquid cool na rin siya. So, ayan. So, liquid cool na rin siya. So, kahit mga mahabang biyahe, okay lang. Hindi mag-overheat yung engine natin. So, best advantages rin. One of the advantages talaga itong liquid cool. Minimaintain niya kasi yung heat. Minimaintain niya yung na hindi mag-init yung makina natin. So, kahit mga long ride, pasok na pasok siya. So, guys, dito naman tayo sa front. As you can see, pogi, di ba? Ayos, magandang pagka-design ni Honda ngayon dito sa bago niyong Honda Click. So, pag kinon natin siya, automatic na kung na yung headlight niya. So, makapasin nyo itong parang kilay na to na nakaka-track sa kanya, hindi natin headlight niya. Full LED. Ayan, high beam, low beam. Signal light. Ayan. Signal light niya. So, busina. Atinig. Sa chatting. So yun na advantages nito, pag syempre kung naka-LED light ka pagkagabi for me, kasi ganun din yung sa ko hindi na kailangan magkabit itong mga extra LED lights na which is alam naman natin na bawal ngayon na lagi nasisita ng LTO at saka ng Highway Patrol. So, good job. So ba guys, basta i-start mo yung end ng motor. Para sa safety features pa rin na ni Honda na which is ipipinal ko sa gusto ko talaga na nasa mga motor na ngayon. Nakuha niyo makina, pagbindahan mo yung stand, kill switch, safety. So yun guys, detest drive na natin siya. Ayan natin yung handling. So yun. Handling for me ito, yung sa tuhod ko. Sakto lang naman. Yan, sakto lang naman. Hindi naman ako tumatama. 5'7 yung height ko. Pasok naman siya. Yan. Yung humps. Uy. Malambot naman yung ano niya. Malambot naman yung shock niya. Okay guys, check natin acceleration na. Ayun. Acceleration. Meron siyang slight seconds bago siya bumirit. Pero once na nakapasok na, okay, maganda. Maganda yung acceleration niya. Isa pa. So, for me, ang gamit naman ako ng mga 125 cc na engine scooter. Halos same. May slight power lang ng konti. Basta may mararap... Ewan ko. Basta ako naramdaman ko kasi. Meron siyang slight difference when it comes to acceleration compared dun sa mga na-carb type na scooter. Yun yung napansin ko sa kanya. So yun, for me. Ewan ko lang ha. Magaan siya. 125cc pasok, pero may slight difference when it comes to power acceleration. Siguro which yun nga yung sinabi ni Honda na difference niya dun sa old na Honda Click na, which is may in-adjust daw siya na power dun sa ano niya makina. So maganda naman, mabilis. So talaga maliit lang din siya ng ano. Madali lang din siya i-maneuver. Sigurado pagdating sa traffic madali lang din 'to.
And our mom, ito syempre, alam niyo naman, ang aking bebe. Ang aking bebe. This Aerox Black Raven 2019. Ito yung Honda Click na ano natin kanina. So kung kaya ko lang yun ito is to give you a comparison ng size difference nila. So para doon sa mga nag-iisip dyan kung ano yung dapat nilang bilhin. Kumbaga para yung mga napapaisip pa kung mag-Aerox ba ako, mag-Honda Click ba ako, gato ganyan. Yun. For me, ito yung sa akin on my own opinion. Kung gusto nyo ng yung medyo magaan lang, yung madali lang siyang driver. Actually, both naman madaling dalin. Pero, kung gusto nyo medyo maliit, Honda Click. So, kung gusto nyo man yung talagang sporty type na scooter, for me, Aerox, syempre, yun. Pagdating sa, ano, sa forma. So, yun, may kita nyo sa kanilang dalawa, ito yung ano nila, na difference nung size. So, hindi naman ako gagawa ng mas mahaba pang differences ng dalawa kasi alam ko naman na marami nang gumawa. So, yun lang. Para lang makita nyo lang yung itsura ng dalawa. Yung difference nila. Thank you sa panonood. I hope sana pagka nagustuhan yung video na to, pa-like. Siyempre, kung may tanong kayo, comment. Libre-libre, walang bayad. Libre din ang sagot ko, walang bayad. Tapos, ayan. Pag nagustuhan nyo, pa-share na lang yung video. At siyempre, Subscribe. To. Ito, ayan, ito. Dito yan eh. Alam ko eh. Yung pulang ano dyan. Pag-subscribe nyo, pa-click na rin yung bell para pag may bagong videos na tayo na-upload, manonotify kayo, and then mapapanood nyo kagad. So, muli. This is Mark, Ben's Moto Vlog. Maraming salamat po. Thank you. Kalas. Yeah.